Maraming tahanan ang nawasak. Maraming kabuhayan ang nawasak. Maraming mga bata, maraming napinsala, maraming umiiyak, humingi ng saklolo sa lahat ng humarap ng dilawyong ito. Kahit tirik na tirik ang araw, ang iba ay nangangapa sa liwanag dahil nasa gitna ng laot ng tubig baha. Sobrang nakakadurog ng puso ang mga nakikita natin. Ang dinadanas ng iba, lalo na ang mga nasentro ng mga bagyong malalakas na ito. Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Jubes, no? Di pa man tayo tapos sa pandemya, ito na naman ang mga bagyong malalakas na sumalanta sa ating bansa. Baha ng tubig, baha ng lahar at ano pa. Nakakalungkot isipin sa ngayong panahong ito, itong taong ito, sa dami ng ating mga problemang kinakaharap. Paano na lang ang kinabukasan ng mga kabataan? Paano natin malalampasan ito? Ang tuluyan na pagsira ng ating kalikasan, ng ating kabuhayan, at ng ating kapaligiran. Nakakalungkot mang isipin na ganito ang hinaharap ng lahat sa ngayon, sa ngayong taon. Ngunit wala tayong magawa kundi ito ating labanan at tayo ay magsama-samang magdasal. Di kaya ito isang bukas upang bukas ng isipan ng bawat isa? Di kaya ito ay isang talagang paalala sa atin ng puong may kapal na magmahalan tayo at magkaisa lalo na sa pananampalataya at huwag magkalimot sa pagdasal sa Kanya. Huwag kalimot magpasalamat at magbigay ng biyaya sa iba. Minsan tayo nagkalimot. Ang karamihan sa atin ay talagang inabuso rin ang ating kalikasan. Kaya ito ba ang pagsingil na sa atin ng kalikasan natin? Di ba natin napapansin na sinisira rin natin ang ating kapaligiran? Kaya ngayon, sunog, baha, lahar, at kung ano pa mga epidemya ang nangyayari sa ating mundo, nakakalungkot isipin na ganito talaga ang naging resulta sa lahat ng mga pangabuso ng iba. Na may maging aral po ito para sa atin, na tayo ay dapat maging guide at liwanag sa ating mga anak sa kanilang kinabukasan na parating. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Dahil ang bagong umaga ng ating buhay, ang bagong pahina ng ating kinabukasan ay andyan lang at nakaantabay. Ingatan natin sa muli ang ating kalikasan, ang ating mahal sa buhay at ganun din ang ating kapaligiran. Na makita natin muli ang ngiti ng mga paslit